Widow's Romance, Part 1. Bakit wala kang kiburian? Aren't you happy na nakapag-decide na ako at mula sa araw na ito ay magkakasama na tayong dalawa? Tanong ni Fuchsia kay Harry nang mapansin niyang wala itong kibo habang nagmamaneho ang lalaki. Masaya, maikling sagot ni Harry. Eh bakit ganyan ang mukha mo? Saka ang boses mo parang malungkot. Masaya ako, sagot muli ni Harry. Really? Sambit ni Fuchsia bago ito lihim na napangiti. Inalis ni Fuchsia ang kanyang seatbelt at dumako ang isa niyang kamay sa hita ni Harry. Fuchsia, kung nalulungkot ka ay kailangan kitang pasayahin. Bakit naiisip mo ba ang mag-iina mo? Hindi nakakibo si Harry. Naiisip mo nga sila, pero akong bahala sa'yo. I'll make you forget them. Piling sabi ni Fuchsia na humaplos ang kamay sa isang hita ni Harry. Natatalwang sumulyap si Harry sa babae. Pero sa ginawang iyon ni Harry ay siniil siya ng halik ni Fuchsia sa labi. Tila nalimutan ni Fuchsia na nagmamaneho si Harry. Bahagyang nagpa-ese-ese ang sasakyan nila at sa kalsada. Mabilis na tinapos ni Harry ang halik na iyon na makaramdam ng nerbiyos. Nagulat pa siya nang mapansin na sa kabilang lane na pala sila at may kasalubong silang track. Mabilis ni Harry binawi ang manibela pa kanan pero masyado yatang nataranta kaya dumiretso sila patungo sa bangin. Harry, anong nangyari? Yumakap na mahigpit si Fuchsia kay Harry nang makaramdam ng panganig. Huli na para maka-address si Harry. Bumulusok na ang sasakyan nila sa bangin kaya niyakap niya na lang din si Fuchsia. May kakaibang kaba sa dibdib ni Ira nang dumulas ang kanyang kamay sa hinuhugasang baso at bumagsak iyon sa sahig. Katatapos lang nila noong kumain ng pananghalian. Dali-daling sumugod ang hipag niyang si Karen sa kusina. Oh, bakit nabasag yan? Pasensya na, dumalis kasi sa kamay ko yung baso. Hindi ko naman sinasadya. Napahalukip-kip si Karen. Tamang-tama namang patungo na rin sa kusina ang ina nitong si Aling Auring. Aalis ka na lang dito, magbabasag ka pa. Wika pa ni Karen. Napabuntong hininga si Ira sa sinabi ng hipag. Nang makita ni Aling Auring ang nabasag na baso, ay inumpisahan ng pulutin ni Ira ang mga nabasag na piraso. Nagdadabog ka yata, kaya nabasag iyong baso. Sita pa ni Aling Auring kay Ira. Hindi ho, ma. Talaga lang hong nadulas ang kamay ko, hindi ko naman ho sinasadya. Dapat kasi ma, kung hindi niyo pinayagan ang babaeng iyan na umalis dito. Hindi naman nagpaalam kay Kuya Harry ang babaeng iyan na aalis na sila rito ng kambal at doon natitira sa ama niya sa probinsya. Ko, pabayaan mo siya. Kapag nagalit si Harry ay tiyak na ibabalik din yan sila dito ng mga bata. At pag-isipan niyo namang mabuti kung tatanggapin pa natin sila o hindi. Wika ni Karen, sa kandatulis pa ang uso bago ito lumabas ng kusina. Sa loob-loob ni Ira, hindi na sila babalik ng kanyang kambal sa pesteng bahay na ito na ginawa siyang mistulang katulong sa loob ng 2 taon. Matapos pulutin ni Ira ang mga piraso ng nabasag na baso, ay tinapos na niya agad ang paghuhugas. Tamang-tama, nagpupunas na si Ira ng kamay nang marinig niyang may kumatok sa pinto. Pupunta na sana siya sa kwarto upang tingnan ang kambal nang marinig niyang sumigaw ng malakas ang kanyang biyanan. Kasunod niyon ay ang boses ng hipag niyang si Karen. Ma! Ma! Dali-daling nagtungo si Ira sa salas upang tingnan kung ano ang nangyari. Ganoon na lang ang pagkataka niya nang makitang hihimatayin ang biyanan niya at si Karen ay tarantang pinapaypayan ito. May 2 pulis na nasa may labas ng pinto na nakabukas. Mabilis na lumapit si Ira sa biyanan at hipag. Anong nangyari kay Mama Karen? Ang sabi nila na disgrasya raw si Kuya Harry, Ira. Nagulat at napaawang ang bibig ni Ira sa sinabi ng hipag. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Naalala niya ang basong nabasag niya kanina habang naguhugas siya ng pinagkakainan nila. Ayaw niya iyong isipin kanina, pero may kutog siyang may hindi magandang mangyayari o nangyari. Ang una niya pangang naisip ay ang kanyang itay, kasi inatake ito nung nakaraang buwan.
Mabuti na nga lang at mild stroke lamang iyon. Lumapit sa Ira sa dalawang pulis. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya noon. Ano ho bang nangyari sa asawa ko? May sasakyan hong nahulog sa bangin kaninang umaga sa San Mateo, Mrs. Montenegro. At isa ho sa dalawang sakay na iyon ay nakilalang si PO2 Harry Montenegro ang inyong mister. Nagimbal si Ira. Nahulog sa bangin ang sinasakyan ni Harry. Ano ho nangyari sa asawa ko? Nasaan siya? Sa ospital. Huwag ho sana kayo mabibigla, Mrs. Pero sa hitsura ho ng sasakyan nang makuha ito mula sa bangin, ay wala na talagang taong mabubuhay. Ang ibig niyo sabihin? Patay na ho sa PO2 Harry Montenegro, Mrs. Nanginig ang buong katawan ni Ira sa narinig. Si Harry? Patay na si Harry? Matagal nang nakaalis ang dalawang pulis nang mahimasmasan si Aling Auring. Mama, akala ko hindi na kayo magigising. Gusto ko na kayong dalhin sa ospital kanina. Puno ng pag-alalang sabi ni Karen sa ina. Karen, ang kuya mo. Wala na ang kuya mo. Alam ko ho, mama. Pero sino ho ang pupunta sa San Mateo para asikasuhin ang bangkay ni Kuya Harry? Sunod-sunod na umiling si Aling Auring. Ayokong pumunta roon. Hindi ko kaya. Umiiyak na sabi ni Aling Auring bago nito binalingan si Ira. Ikaw nang bahala sa asawa mo, Ira. Hindi ko talaga kayang puntahan si Harry. Tumango si Ira. Nalulungkot siya ng husto at nasasaktan. Kanina pa siya naiiyak pero ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng biyanan at hipag. Ako na hong bahala sa bangkay ni Harry, mama. Pero ang mga bata... Abay, dalhin mo, sabi ni Karen sa kanya. Alangan namang ako pa ang mag-alaga sa mga anak mo. Nakita mo nang kailangan ko ring alalayan si mama. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Ira. Kahit kailan talaga ay hindi maaasahan ang hipag niya. Naisip na Ira tuloy, kaawa-awa naman ang mapapangasawa nito kung sakali dahil bukod sa walang alam ang hipag niya sa mga gawaing bahay ay ubod pa ng tamad. Matagal na panahon niya rin na pagtiisan ang mag-inang ito, pero hindi naman siya martir para patuloy na magtiis, lalo pa ngayong wala na si Harry. Iniwan ni Harry ang sasakyan nito. Nagtataka nga si Ira kung bakit umalis ang asawa niya nang hindi ito dala. Pero nagpapasalamat siya ngayon na iniwan ito sa kanya ng asawa dahil ngayon ay hindi siya gaanong mahihirapan na dala niya pa ang dalawang anak. Sa front seat, sa may passenger seat niya, pinaupo ang kambal. Magkatabi ang mga ito sa iisang upuan at ikinabit niya sa dalawa ang seat belt. Samantalang ang mga gamit niya pati ang mga gamit ng kambal ay nasa back seat. Pero sa halip na dumiretso sa San Mateo, ay sa San Nicolas siya tumuloy. Alam niyang matatagalan siya kung pupunta pa sa San Nicolas dahil mapapalayo siya sa San Mateo na kasunod ng bayan lang ang layo. Pero hindi na Ira pwedeng isama sa San Mateo ang kambal. Mahihirapan siyang tiyak. Paghinto pa lang ng kotse niya sa harap ng gate sa may bahay ng kanyang ama na si Mang Jojo ay nakita na ni Ira ang parating na madrasta niyang si Aling Gloria. Mabilis na bumaba mula sa kotse si Ira at humalik siya sa kamay ng madrasta. Oh Ira, akala ko'y bukas pa ang dating mo kasama ang mga bata. Nasaan ang kambal? Nasa kotse ho. Mabilis nilang inilabas mula sa kotse sina Alex at Anna. Muya-muya'y palapit naman sa kanila ang nakababatang kapatid ni Ira na si Andrew. Ate Ira! Tuwang niyakap ni Ira ang half-brother niya at pagkara ay ginulo ang buhok nito. Andrew, ang laki mo na! Ang ate talaga, noong isang linggo lang tayo huling nagkita eh. Ngumiti siya rito. Kahit na nga ang totoo'y hindi niya alam kung paano niya ipapaalam sa kanyang pamilya ang nangyari sa asawang si Harry. Si Aling Gloria at si Andrew ang nagpanhik sa kambal sa loob ng bahay habang dinadala ni Ira ang mga gamit nilang mag-iina. Kaunti lang ang gamit niyang dinala. Iyon lang ang importanteng bagay. Wala kasi siyang tiwala sa hipag na si Karen. Baka pakialaman nito ang mga personal niya't mahahalagang gamit habang inaasikaso niya ang labi ni Harry sa San Mateo. Pero marami pa siyang naiwang gamit sa bahay ng biyanan. Pati ang kambal niya may ilan pang gamit doon. Tuwang-tuwa si Mang Jojo pagkakita sa dalawang apo.
Kinuha nito sa tig-isang braso at kamay sina Alex at Anna. Ipinasok ni Ira sa dati niyang kwarto ang mga gamit nilang mag-iina bago siya nagpaalam sa itay at madrasta na pupunta muna sa San Mateo. Anong gagawin mo sa San Mateo? Maang natanong ni Mang Jojo sa kanya. Huminga ng malalim si Ira. Kailangan niya munang mag-ipon ng lakas ng loob upang masabi ang nangyari kay Harry. Pero parang hindi niya pa rin magawa. Nag-aalala si Ira sa kanyang itay. Baka muling atakihin na naman ito sa puso kapag nakatanggap ng masamang balita. Nagkaroon ho kasi ng disgrasya itay. Disgrasya ho si Harry kaya pupuntahan ko ho siya sa ospital doon. Grabe raw ba siya? Sabi ho, medyo grabe ang lagay niya. Sagot ni Ira sa ama, para kapag makasilip na siya sa pagkakataong masabi ang totoo, hindi mabigla ang itay niya. Kung ganoon ay pumunta ka na sa asawa mo, Ira. Sabi naman ni Aling Gloria sa stepdaughter. Kami na ang bahala sa kambal, hindi namin sila pababayaan. Inayos ni Ira ang ilang gamit na dadalhin, inilagay niya iyon sa isang bag. Hindi kasi siya sigurado kung agad niyang maiuuwi sa Rosario ang labi ni Harry. Habang nagdadrive si Ira patungo sa San Mateo, ay saka lumaglag ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na wala na si Harry. Kaya pala noong gabing natulog si Harry na magkatabi sila, kakaiba ang ikinikulos nito. Parang may tahi-tahimik at ang bait-bait ni Harry noon. Kung sa bagay, naging mabait naman sa kanya si Harry sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Naging maunawain ito sa kanya maski na kung minsan ay lagi siyang malamig sa pakikitungo sa asawa. Ayaw na kasi niyang madagdagan pa ang anak nila. Mahirap mag-alaga ng bata lalo pat nakikisipan lang sila sa ina't kapatid ni Harry. Sa kanya ang lahat ng gawaing bahay kaya wala na siyang panahon sa kanyang sarili at natatakot siyang mabaon na lang sa bahay at hindi na makapagtrabaho. Batid ni Irong malaki ang pagkukulang niya kay Harry bilang asawa nito kung pisikal na aspeto ang pag-uusapan. Pero magsisiman siya ngayon ay huli na. Wala na si Harry. Hindi niya akalaing iyong gabing magkasama sila, iyon na ang huli. Kahit na walang nangyari sa kanila ni Harry noon, ay masaya siya. Naramdaman niya kung gaano siya kamahal ng asawa. Bakit ba hindi niya nasabi kay Harry noon na mahal din niya ito? Iyon na pala ang huling gabi nung magkakasama silang dalawa. Iyon na pala ang pamamaalam ni Harry. Pagpasok ni Ira sa maliit na ospital na iyon, sa San Mateo ay namataan agad niya ang 2 pulis na nagtungo sa bahay ng biyanan niya kanina. Lumapit ang mga ito sa kanya. Naroon ho sa basement ng ospital na ito ang morgue, misis. Kung gusto niyong sasamahan namin kayo. Sasagot pa lang sana ng oo si Ira, pero may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng leather jacket na kulay itim ang lumapit sa kanila. Ako na lang ang sasama sa kanya. Takang napatingin si Ira sa lalaki. Pulis din ba ito? Sige sir, kayo na ho ang bahala kay Mrs. Montenegro. Tumango ang lalaki. Naisip ni Ira, pulis nga rin siguro ito. Kasi sir ang tawag ng pulis na kasama nito. Tahimik ang lalaki nang naglalakad sila ni Ira sa may pasilyo ng ospital. Gustong gusto nang magsalita ni Ira, pero tila nahihiya siya. Nang pababa na sila ng isang hagdan patungo sa basement, ay tila nanginig ang mga tuhod ni Ira at parang hindi siya makahakbang. Si Harry nga ba talaga ang pupuntahan niya sa morgue ng ospital na ito? O isa lang itong malaking pagkakamali? Parang hindi pa rin si Ira makapaniwala na patay na si Harry. Napakabata pa nito para mamatay. 25 pa lang si Harry. Siya rin naman, sa edad niyang 22 ay napakabata pa para maging biyuda. At ang mga anak nila, mahigit 1 taon pa lamang ang kambal. Napakabata pa ng mga ito para maulila sa ama. Napansin ng lalaki na parang bumagal ang paghakbang ni Ira, kaya nilingon siya nito. Are you okay? Oo, I don't think so. Sabi ng lalaki bago siya nilapitan. Aalalayan na kita. Magpoprotesta sana si Ira pero hawak na siya ng lalaki sa isang braso. Nahiya na siyang alisin ang kamay nito. Nang pumasok sila sa morgue, ay doon na nangalog ang husto ang tuhod ni Ira.
napaiyak na siya habang inaalalayan ang lalaking palapit sa isang bangkay na naroon. Si Ira ang lakas ng loob na nag-alis ng puting kumot na nakatakip sa bangkay. Inihantad niya ang mukha ng bangkay hanggang sa may leeg nito. Napakagatlabi siya nang makita ang hitsura ni Harry. Parang gusto niyang isipin isa lamang itong masamang panaginip. Umiyak si Ira ng umiyak habang hinahapdos niya ang mukha at buhok ni Harry. Pagkaraay niyakap niya ito. Baka iyon na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang asawa. Hindi alam ni Ira kung gaano siya katagal umiiyak habang yakap ang bangkay ng asawa. Maya-maya'y kumalas siya mula sa pagkakayakap dito at nakontento na lang haplisin ang kaliwang pisngi ni Harry. Iyak pa rin siya ng iyak. Bahagya lang siyang natigil sa pag-iyak nang mapansin niya ang isa pang bangkay na matamang tinititigan ng lalaki kahit pa nga nakatakip pa rin ng kumot ang kabuuan nito. Siya ba ang pulis na kasamang nadisgrasya ng mister ko? Tanong ni Ira sa lalaki. Siya ang kasamang nadisgrasya ng mister mo, pero hindi siya isang pulis. Isa siyang civilian. Siya siguro ang asset ni Harry. Sa halip na sumagot, ay inalis ng lalaki ang puting kumot na nakatakip sa mukha ng bangkay. Napaawang ang mga labi ni Ira nang malamang babae ang bangkay. Kasamahan ko si Harry. Isa rin akong pulis sa San Luis. Ako si PO3 Marco Mariano. Ang bangkay na ito ay si Fuchsia. Misis ko. Kasama siyang nadisgrasya ni Harry. Paano silang nagkasama? Kasama ka rin ba nila? Nagugulo ang tanong ni Ira sa lalaki. Umiling si Marco sa kanya. Silang dalawa lang ang magkasama sa kotse na madisgrasya sila. Kaninang madaling araw ay umalis ng bahay si Fuchsia, pero nag-iwan siya ng sulat sa akin. Ang sabi niya ay magsasama na sila ni Harry. Nagimbal si Ira sa narinig. Hindi siya halos makapaniwala. Kung ganoon ay nakatakda na pala silang iwan ng mag-iina ni Harry. Iyon ba ang dahilan kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Harry noong huling gabing matulog ito katabi niya? Abangan! May puwang bang maging maligaya ang dalawang taong naging biktima ng maling pagmamahal? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.